masayang nagdiriwang ng piyesta ang mga presa. Pero tulad ng ibang okasyon, ang kanilang pagdiriwang ay limitado lamang sa loob ng 6 na hektaryang compound na tinuturing na nilang tahanan. Ganito ang buhay ng mga presa sa Correctional Institution for Women. At katulad ng iba pang bilangguan, hindi mawawala ang mga problema. Number one problema ko nyo dito. Congestion pa rin po. Ang classification at saka segregation lalong na-heighten na as a problem para sa amin because of congestion. Sa Muntinlupa? Opo. Nung mag-interview ako doon, problema din nila ay yung pagkain allowance ng mga preso. Opo. Dito ba ay magkano rin ang allowance? Ganun din po sa katulad sa kanila, 50 pesos po sa buong maghapon. Oh, on a regular basis, yung mga wala po ay talagang kumakain kung ano po lang yung naibibigay. Naibibigay ninyo? Opo. 2,605 ang mga presa sa loob ng bilangguan na para lamang sana sa 1,000 katao. Mahigit 80 sa kanila ang nasa 70 hanggang 80 taong gulang o higit pa, at ang karamihan ay may iniinda ng karamdaman. Isa na rito ang 81 taong gulang na si Lola Cecilia Cabuelo na na-stroke nito lamang nakaraang buwan. 73 years old nang makulong si Lola Cecilia at ang kanyang asawa na inakusahang nagnakaw ng nyog ng kapitbahay. Nung kayo'y magnakaw ng nyog daw, 73 years old na ho kayo. Opo, 74 na ang edad. Ang asawa ko nakulong, ako 73. Namumulod ako ng nyog. Laglag na nyog. Ay, kanino ho yung nyoga na yon? Ano? Kanino yon? Amindog ba? Ilang taon ang hatol sa inyo? 5 taon na nakulong ako sa probinsya. Karaniwang ang kaso ng mga presa ay illegal recruitment, estafa at droga. Ilang taon na po kayo? 77 po. Ilang taon na po kayo dito sa loob? 6 years na po. 6 years. Ano pong, anong kaso po nyo? Nadamay po. Sa? Mga anak. Nadama, yung mga anak ninyo, nadamay kayo? Oo, gumagamit po sila. Ng droga? Opo. Ay, ilan taon na kayo dito? Mga 4 years na po. 4 years. Anong kaso nyo? Ang friend na po ko sa drugs. Palitulo. May nahuli, tapos yung nahuli, ako ang Tinuro? Opo. Para ko siya makaligtas? Opo. Aray ko. Nay, ilan taon na po kayo? 72. Opo. Ilan taon na po kayo dito? Matagal na, hindi ko na mabigyan. Ano hong kaso nyo? Simple IR po. IR? Illegal recruitment? Okay, o, iba? Ha? Isa lang. Isa lang yung tao? Opo. Kinasuhan kayo ng tao na yon? Opo. Magkano kinuha nyo? Ano po, 6,000. Kayo ba hindi na nakakita? Hindi na po. Hindi na. Kailan pa ho yan? Ilang taon na ho yan? Tagal na. At kasabay ng planong pagpapalaya sa mga political prisoners ng Pangulong Duterte, iminungkahi na rin ang pagbibigay ng executive clemency o pagpapalaya sa ilang mga bilanggong senior citizen na meron ng malulubhang karamdaman. Lahat ng matatanda at saka may sakit, yung may rheuma na hindi na makatakbo, yung binder 80 years old above, kung gusto pa nila may mauwian sila, I will grant them pardon also. Ay naku po, bilis-bilis na nyo at baka bago mo pardon po ay malamig na bangkay na. At ayon po sa pamunuan ng Correctional Institution for Women, mainam na mapalayan ang matatandang presa at mga may sakit lalo na. Pero aminado rin po silang hindi ito basta-basta maibibigay. Bakit ito? Bukas po yan sa part 2 ng ating KSP. Kabayan Special Patrol.